another episode of OTO Culture Season 6 na tayo mga Oto. Siyempre kasama nyo pa rin Bryan Cunanan. And guys, eto, usapang Toyota. And usapang Toyota Tamaraw FX mga Oto. So guys, pakilala natin, owner ng 1998 Toyota Tamaraw FX Standard Variant. Sino pa ba? Sir Paul Andrada. Yan, Sir Paul. Kawas muna tayo dyan, Sir Paul. Siyempre eto guys, buti na napagbigyan tayo ni Sir Paul dito sa kanyang Toyota Tamaraw FX. So, siyempre ako curious din ako, ano ba itong standard variant nito. So, siyempre Sir Paul, dito sa Auto Culture, check natin interior, exterior, ano po, siyempre engine bay, okay lang po ba boss? Okay na okay. Okay na okay. Go na si Sir Paul. So, ano ba natin mga kauto? So, tara, check na. Okay, ayan mga kauto. Nandito na tayo sa interior nito ni ng Tamaraw FX nito ni Sir Paul Mark Andrada. Sir Paul, syempre very curious sa mga kauto natin. Paano po ba kayo nahilig sa pagkukotse? Nag-start ako nung nasali ako dun sa car club namin, which is GTFX, Grupo Tamaraw FX. And then, una wala talaga akong balak mag-setup. Gusto ko lang siyang ayusin or ibalik lang sa dati. Then, nung nakita ko yung iba't ibang klase ng setup ng mga FX ng kagrupo namin, may matataas, may mababa. So, dun ako na-inspire. Sabi ko, marami palang pwedeng gawin sa FX aside na maging typical na nasa isip nilang isa siyang workhorse, parang ganun. So, sabi ko, dati naman ng workhorse, so ayoko na siya maging ganun. Setup na natin siya. Pang personal na. Tama ba? Project car na rin. Project na rin, sir. Ito, syempre mga auto. Ito, ano naman tayo dyan. Transparent ng Auto Culture. Ito, syempre, ano? Ito, sinisimulan pa lang, di ba? Parang, kumbaga, binubo paunti-unti. Tama ba, sir? Tama. Yan. And syempre, of course, syempre, dati, kailan pa ba yung pinubo itong, ano, sir Paul? Kumbaga, taon na rin po ba? Ganto. Sineryoso ko siyang buuin. Nag-start ako 2018 pero talagang tinuloy-tuloy ko. Nag-umpisa ako yung talagang pinustro ko na siya 2019. Dinerderecho ko na talaga siya na finocus ko na siya. Wala nang ano. Na-project na talaga. Okay. Sir Paul, syempre ako excited na ako. So, boss, okay ka na. So, tara, check na natin yung interior muna. Okay. Sir Paul, ano bang meron dito sa interior niya po? Sige so, mostly na-maintain naman siya as is pa din yung standard dash, yun pa rin. Kung yung nakita nyo sa isang na-feature na FX, yung Kijang inspired, nagpa-fabricate siya. Ang original talaga na design nun is ganito lang siya kaliit. Design siya sa so one din. And then yung dashboard or yung gauge, wala talaga siyang RPM. So ang nakalagay lang sa kanya is yung speedometer, yung fuel gauge, or at saka yung temperature. Yun lang meron siya sa standard. Well, kasi dun sa isang variant, may RPM na siyang kasama. Yung GL variant. Ito, ang standard variant, Sir Paul, wala? Wala. Wala. So, dalawang variant lang talaga yan, Sir Paul? Tatlo ang variant kasi ng FX, yung standard, okay, which is ito, yung deluxe, which is yung na-feature nyo kay Sir Baron, okay, and then yung GL, which is yung top of the line nung panahon na yon na with power steering, with yung meron ng kisamin, yung talagang pano siya. Yun na talaga. Oh, yung comfort nandun talaga comfort sa kanya. Comfort nandun na talaga. So, okay, yan. Well said, yan. At least manalaman natin itong mga standard bar, GL bar yan. At marami pa rin. Okay, ito boss. Pero syempre, may aircon siya. Tama ba? Standard naman. I'm sure merong talagang aircon. Sa 1998, dual aircon na siya nung napunta sa amin. Meron siya dito, yung ito yung aircon niya sa harap, and then meron din sa likod. Sa likod. Ayan. Okay. So meron na rin siya doon, dual AC. Yan, stock na yan, boss. Oo, stock siya nung dumating siya. Okay. Yan. Then, nagkabitla ako ng mga konting burloloy, like ito yung Nardi, Gara 3. Okay. And then naglagay ako ng RPM gauge, which sabi ko nga kanina, wala naman talagang RPM gauge. So kaya ako naglagay niyan for tune-up purposes, kasi mahirap tune up ng puro tandaan. Kumbaga, kailangan talaga may ano, no? May metro ka rin taga tinitingnan, tama ba, Sir Paul? Then, naglagay ako ng Lazada Racing na shift knob. Support natin ang mga auto. Kasi, dami natin ganyan. And then, naglagay din ako ng fan para kapag halimbawang mga tambay na, ano mo, na mga meet, gusto mong tumambay muna sa auto mo, meron kang fan para hindi naman mainit. Tama. Hindi, tsaka ano po, mas naka yung hangin niya. Mas, ano, mas malakas din talaga. Kaya ako maglalagay rin. Then, ang isang purpose ko kasi nito is
Ang yun nga pala, yung upuan ko, pinalitan ko din. Ginawa ko siyang CRV seats. Sa nakita ko sa Google, pang Gen 1 yata to. Oo, kaya pala. So yun din yung purpose, bakit ako naglagay nung shift knob. Kasi mas mataas siya. Mas mataas yung upuan. So kailangan ko ng mas mataas na shift knob. Kasi yung stock niya is hanggang dito lang. So medyo mahihirapan ako kapag nagkambyo na ako ng fifth gear. Medyo malayo na siya. So kinailangan ko talaga ito. Kailan, yun pala. And then, ang isang purpose nitong fan is ang talagang stock ng FX is sarado to. Isang buong sandalan siya. Okay. Dahil na-open na to, dinedicate ko na yung blower nung aircon na to na nakabuga siya sa gitna para umabot yung hangin sa likod. Middle seat. Oh, tapos middle seat, ito ang magpapaikot nung hangin sa harapan. Sa harapan. Together nung blower ko dito sa mga gilid. Tama. So parang ano yan, oh? Dalawa, apat, anim ang pwedeng ano, kumaan ng hangin. Tama ba? Para umikot talaga yung hangin sa loob ng sasakyan. Ayos. Then center table with cup holders. Ayan. Dahil panahon ng pandemic, mga alcohol, face mask. Ayan, dyan ha. Para ito, ang ganda, no? Yung CRB, tama ba? Ano, circle, no? Ayan, ayos, okay. Tsaka mas gusto ko kasi siya dahil mas kita ko yung harapan compared sa stock seats na ang nakikita mo lang is almost hanggang siguro dito lang banda sa may wiper or angat ka lang ng konti dito sa gauge. Tama, okay. Okay. Okay ka na dito sa ano, front seat, Sir Paul? Oo, okay naman. Okay, na. So, okay. In-experience natin, ano bang meron dito sa middle seat na ito ng Tamaraw FX sa Sir Paul? Sa middle seat, ang binago ko lang naman is yung upuan. Sa FX kasi, like yung sabi ni Sir Baron sa video niya, walang headrest. So ito, galing din ng CRV na Gen 1 with armrest. Ayan, no? Ayan. Para pag may nakaupo dito, relax lang. Portable ka, boss, no? Tama. Then, naglagay ako ng ganito. Cup holder siya. Para sa mga passenger ko. Halimbawa, sasakay yung mga pinsan ko. Ayan. Relatives. Para hindi siya makalat. Tignan. Yung sabi nga ni Sir Baron, ang original na bintana ng FX is ganito, sliding siya, isang side lang ang nag-slide while yung isa ay naka-fix. Kasi yung sa kanya, the last time nakita ko yung vid niya is buo na siya. Tama, so, na. Mas maluwag nga naman siyang tignan, unlike kasi dito, nahati yung tingin mo dito sa side na to at sa side na to. Oh, unlike yung kay Sir Baron, isang diretso siya. Yeah. Okay, Sir Paul, okay ka na din sa interior, boss? Okay naman na. So ngayon guys, check na natin yung exterior naman, boss. Okay lang po ba? Okay na. So tara, check na. Okay, boss. Sige, boss. So sa exterior, ang standard variant is nakawagong face. Okay. So ang history kasi niya, brief history lang. Originally talaga siyang wagon face and then na-involve siya sa isang traffic incident way back 2017. So nagpalit ako from standard face, ginawa ko siyang GL as suggestion na rin kasi nung unang nagpaint. Then after a few years nung nasali nga ako sa Car Club Damen, which is Grupo Tamaraw FX, nakita ko na yung mga naka-wagon face together with yung GL na yung GL abubuts niya, like itong bumper, kasi ang bumper ng standard isang gandito with chin, ito isang buo na siya, then naglagay na lang ako ng chin niya made out of fiberglass. Yung fiberglass niya is yung ginagamit sa mga slide ng playground. And then naglagay din ako ng body cladding na present to sa GL variant ng GL FX. Variant. Okay. GL step board hanggang tapos yung body cladding sa naman sa likod. Oh. Yun na naman yung dinagdag ko sa akin sa exterior. And yung side mirror sa Kijang inspired ganito. Okay. Ang local kasi na ginamit dito is yung malaki. Yung rectangular na side mirror. While ito sa mga Kijang inspired ganito. Or yung sa Kijang sa Indo, ganito yung nakikita kong side mirror nila. Side mirror nila. And I think alam ko yung isang FX na high side, may mga ganitong nilabas dito sa Pinas na ganito ang side mirror. I'm not sure kasi may mga nakikita din kasi ako. Okay. Yan. Comment kayo mga ka-auto, mga Kijang inspired dyan. Ito, boss.
Ito, type ko yung mugs na ito, mga ka-auto. Boss, anong kwento na itong mugs na ito? So, itong mugs na ito, this is Volk Race C Ultra, 17x7, offset 42. Salamat kay Sir Easy, kay manager, sa kanya galing to. Interesting fact kasi, ito dapat, ang natatandaan ko sa grupo, ipaparaffle siya. Dapat. And then, nung time ng pandemic, year 2020, naghahanap ako ng 17s, dumating siya sa akin. Nung una, hindi ko siya pinansin. Sino ba makapagsabi? Sa akin din pala siya mapupunta. So, sabi ko, kung para sa'yo talaga, para sa'yo. Para sa'yo. Very safe. Wrapped with 205.45, 17 na Cylon. So, baka may magtanong kung naka-spacer siya. Yes, may spacer. Both front and back. Ang kapal na spacer ko is 1 cm. Ito boss, curious lang. Paano bang, ano, ba't ganito kababa boss? Anong ginawa niya dito po? So sa harap, hinihit yung sa torsion bar niya. Pero bago ginalaw yung harapan, nag-adjust muna sa likod, which is yung stock na hanger niya or yung shackle. Okay. Hinabaan, then nagbawas ng leaf spring. Nung na-achieve na yung baba sa likod, yun yung ginamit na basis para mahabol naman yung baba sa harap. Kasi sabi nung gumawa nito si Sir Romel Roque, okay, sa Garage RR69, okay, sa siya nagsabi sa akin na kailangan ibaba muna yung likod para mahabol natin yung harapan para makuha yung gusto mong tindig or yung tayo ng tayo. Ay, ganda mga auto. Oo, naawitan nga natin mga ka-auto ka dito kay Sir Paul, pero mukhang malabo na yung mga... Okay boss, dito sa... Nakang-tinted yata sila boss, tama ko ba? Or... Yes, tinted siya. Yung tin ko galing sa Jekat Films. Okay. Message niyo yung Facebook page nila. Sila ang nag-supply sa akin ng tint ko. Okay. Ito, anong bluish ba ito? Green, ano ba? Green shade siya. Yun pa pala, sa 1998 model, ang nalaman ko na nasabi din naman sa akin, ang stock na salamin ng 1998 variant ay green shade. May green pagka-green shade. So, nung nilagay yung tint, mas lumitaw yung pagka-green niya. Kasi green shade na talaga yung salamin, plus green shade din yung tint. Yung tint. Oh, well said. And lahat naman to, wala pang ni-replace dyan, wala pang... Original. All original pa yung salamin niya. So, standard variant, dalawang piraso siya, isang mahaba sa harap, tapos isang maiksi dito. Ay, oo, tama. And sa standard at GL, magkaiba siya ng bracket. So, kaya naikabit to, fabricated siya. Pinabricate. Yung sa ilalim, sa pinakalagayan ng bracket. Yan. Ito sa likod, boss. Meron bang pinalitan or ano? Sa likod, ang napalitan lang dito is yung ilaw nung plaka, which is dati siya ay yung stock na ano bang magandang term doon, warm white. Okay. So pinalitan ko siya ng LED. Okay. So reverse light is LED, yung na. Brake light is LED, headlight, and then yung park light courtesy of Chikot lights and accessories. Yan. So ang hindi na lang napapalitan ni Chikot sa akin ay yung signal light. Yan na lang. Okay, so guys, ayan, ngayon check na natin yung engine bay na mga ka-auto. Okay na po ba, Sir Paul? So, pakita na natin yung interior, exterior, syempre ngayon naman yung engine bay. So, ngayon, tara, check na natin. Okay, Sir Paul, ano bang engine ito, boss? So, ang engine ko, niritingin ko yung stock na 7K 1.8 na gasoline engine ng Toyota. Ang binago lang naman dito is ito, power steering, kasi ang standard variant is mechanical or yung tinatawag na pawi steering. Okay. So ito, converted siya. And then, ang isang kinonvert ko dito ay ito. Yung kanyang brake, sa FX kasi, ang kanyang hydrovac ay single diaphragm. Pinalitan ko siya ng double diaphragm na hydrovac. So, ito kung saan galing sasakyan, ang sinabi ng pinagkunan namin is from Hilux. Pero hindi ako sure kasi parang ang laki naman nung pang Hilux. Well, hindi ko rin kasi alam yung itsura nung pang Hilux. Convert ko, hindi na siya yung contact point. Ito ay electronic distributor na siya. Kinonvert ko na din. Ayos. Converted na din siya. So, sa aircon naman,
Stuck pa rin yung compressor na nandito. Nagdagdag lang ako ng isa pang condenser sa ilalim ng passenger side. So, ang gawa din nun, shoutout din kay Sir Romel Roque ng Garage RR69. Yan. Okay din na dito, Sir Paul? Okay naman na. Okay. Okay, and then, so nakita natin interior, exterior. And of course, syempre, engine bay. Ito niya, no, na hindi na power steering, mga ka-auto. So guys, ito, syempre, hindi mawala Sir Paul dito sa Auto Culture. Ang pagpapasalamat natin from past the presence sa mga tumulong sa atin sa larangan sa sakyan. Boss, shoutout po tayo. Boss. Sa grupo ko, sa grupo Tamaraw FX. Shoutout din sa grupo Toyota. Sa GTFX, sa mga ka-grupo ko, si Sir Easy para sa Mags na napunta sa akin. Si Sir Jason Avila para dun sa Nardi. Tinupad niya yung pangarap ko magka-Nardi. Si Sir Mong na nagbibigay advice kung anong magandang gawin sa FX ko. And then sa anak niya, si Ma'am Erisa at saka kay Sir Emer. Emerson Lainez. Sino pa ba? Si Sir Romel, tatay. Tay Romel sa pag-maintain ng sasakyan ko, electrical, engine, lahat sa kanya. Sino pa ba? Si Den Quaresma of Densho. Pag may kailangan akong parts, check nyo rin siya, Densho. Den Quaresma, sino pa ba? Sipot Lights and Accessories, Janker Paolo mga hasbo. Then sa Team Ninja Garage, kay Sir Johnny Chua. Then kay Sir Jonathan Gonzaga din. Then sa isa pang ano ko doon, sa Parts Pro. Shoutout din sa kanila. And shoutout din sa mother ko na sinuportahan ako. Nung una, kumukontra pa siya. Nung nakita niya yung output, okay na. Then shoutout ko din yung dalawang tawag dito, nag-inspire sa akin tuloy ko yung ginagawa ko. Hindi lang sila dalawa, shoutout ko lang. Magkapatid na Stephanie and Karin Tayong. Then si... sino ko ba? Yon si Patrick Alapitan, Viking Magyani, and Ivan Bersola. Silang tatlo, kasama ko sa pag-DIY ng sasakyan ko. That's it, thank you. Sa mga hindi ko nabati, kilala niyo na ako sino kaya. Yan, thank you Sir Paul. Yan, sa mga sumuporta ay Sir Paul. Ano tayo, up tayo dyan, ba Sir Paul? Okay, okay na Sir Paul? Okay na. Okay na. So guys, this is Bryan Cunanan and Sir Paul Mark Andrada. Pasa ka ng 1998 Toyota Tamaraw FX Standard Variant. And this is OtoCulture.